Ilang araw na lang at sasabak na sa Rio Olympics ang 12 atleta ng Philippine team. Kumusay natin ang kalagayan nila at makausap natin ngayon via phone sa Rio ang chef de mission na si Joey Roma Santa. Sir Joey, good morning sa inyo dyan sa Rio. Good morning. Tama ka. It's now almost 10 a.m. dito sa Rio. Ayan, maraming salamat for waking up with us here on the Score. First of all, kamusta po kayo? Kamusta yung buong delegation? Kamusta po yung ating mga atleta? Yung atleta, they're into their respective training routines, ano, yung mga winding down nila. And maganda naman ang mga kondisyon ng mga bata. They're all in high spirits and looking forward to the competition. Alright, we remember that nung lumipad po sila dyan, half of the team pa lang or half of the delegation pa lang ang pumunta. Pero as of today, ilan na po yung humabol at kompleto na po ba sila? Kulang pa kami ng yung golfer, si Miguel Tabuena, si Mary Joy Tabal, at saka si Eric Gray. Pero dumating na po yung dalawang boxingero natin, si Lado, Rogen Ladon at saka si Charlie Suarez. Yes, nandito na po sila. Okay, kamusta po sila? Because we heard an issue na they were only allowed or they only have one coach there and it's hard to train if you're gonna do, you know, one-on-one drills na isa lang yung coach amongst two boxers. Ano po yung naging remedyo po nila? Actually, yung rule na yun apply to all countries. Ano? Okay. Tayo nga, sabi ng organizing committee din, miskin na apat ang boksinero nyo, isa pa rin ang coach. Ah, ano? I see. Okay. And then, pagkatapos, medyo nakulitan na nga sa akin, nung follow-up ako ng follow-up, sabi, they're just following rules. Yan ang rules na agreed upon by the IOC, the organizing committee, and the IF. Mm-hmm. So, that settles that. But then again, dito, ang nag-remedyo rito, yung mga coaches magtutulungan, ano, yung coaches from other countries as well. So Coach Boy Velasco will be helping out with Australia halimbawa, no. Okay. At pagkatapos yung Australian coach naman will be a second to Velasco pagka meron man tayong laban. Galing ha. So as long as di sila magkalaban, I guess wala silang boxingero sa respective weight classes na magkakatapat, they'll help each other out, parang ganun po. Tama ka doon. Ganun na nga mangyayari. Okay. Well, great to have a cooperation with other coaches. Pero other issues naman, Sir Joey, of course, bago po nagsimula yung Olympics months ago, merong pag-aalala, pangamba tungkol sa Zika virus. Maraming top golfers all over the world nag-back out dahil po dyan. Tayo po, we had, as you said before you left, when I spoke to you, we have two golfers who backed out because of that. Kamusta po yung sitwasyon tungkol dun? At ano po ginagawa ng organizers to lessen the concerns about the Zika virus? Actually, kagagaling ko lang doon sa joint CDM and chef de mission and the International Olympic Committee meeting, you know. At isa rin napag-usapan again yung Zika. Mm-hmm. Sabi naman nila doon, yung Zika is something that talaga has to be seriously considered in terms of concern, no? Right. However, mababa naman ang possibility dito because of yung mga precautions taken and the measures na ginawa rin ng Brazil. And also, malamig dito ngayon. So, the mosquitoes are less active during this time of the year dito. Mm-hmm. So, but then again, yung mga paalala ay nandun pa rin. Pagdating mo rito, meron ka na kagad ng mga spray na insect repellent. 10 na ating pagdadala. Mm-hmm. At ang tinaman ng team doctor na si Dr. Ferdinand Browner on top of the situation. Alright. Another interesting concern, Sir Joey, before you left, we spoke as well about security na pinagbilinan po kayo na lahat ng delegation ay magdala ng kanya-kanyang head of security, no, para to coordinate with the IOC security. We all know there were some major terrorist concerns running up to the Olympics, and there's always a concern when you have that many tourists and Olympians all over the world. Kamusta po yun at kamusta po yung nagiging cooperation at coordination, ika nga, with the head of security and with our representatives over there? Maganda naman in terms of one, there is a constant stream of intelligence information being provided, no. Itong Olympic Village is so well secured. Every other every 100 meters mayroong sundalo nakapwesto, no. And they are really all over the place. At saka 24 hours yon, aside from those who are stationed in specific posts, meron pa tayong mga roving
sa loob ng village at saka sa labas. Okay. So plus yung mga screening equipments ay puro bago no na ginawa nila at saka nagmama ng screening ngayon dito ay mga pulis na. Okay. So, but then again, also at the same time, they have identified areas where there can be threat levels. Ang ating concern dito is, one, nagkaroon kami ng pagpupulong ng mga atleta at saka ng buong delegasyon, exactly what to do in the event of wag naman sana magkaroon ng emergency situation. Alright. So, I guess talagang in terms of prevention at saka intelligence networking, eh, nandun naman. So, we're hoping that nothing really happens. Well, sir, maliban sa actual competition and training na pupuna po namin, we've been following social media, some of the athletes showing that they're enjoying themselves there aside from training. Maganda ata yung bonding nila, nakapagpasyal na ng konti. Kamusta yung camaraderie po ng isang tightly knit na 12-man delegation ng Philippine team? Does that help as well as they build up their confidence and their run-up to their respective events come later this week? Well, nabanggit po yung bonding, ano, talaga namang ako'y nagulat and I'm really very impressed and proud of them. Kasi sa dinabi-dami ng delegation na samahan ko, eh, ito yung isang grupo na talagang, na, you know, they're just one group, they're a team at masaya sila. And pagkatapos, yung kanya-kanyang regimen in terms of what they need to do so far as the end regimen nila sa training nila, no? We all go out like going to the dining area, sabay-sabay kami halos nagbe-breakfast, nag-iintayan kami doon. Mm-hmm. And then dining likewise, you know? So tapos eh ang hangout nila eh, dito sa secretariat office. So yun, nagkakausap ka parang pangalawa, we all had masks nung Sunday. Mm-hmm. And I had to verbalize that to them and thank them kaya ako nandito bilang chef de mission is because of them. And also at the same time, this is the first time na nakita ko talaga na iba yung aura nila eh, tsaka yung kanilang confidence level. So, I guess, sabi ko, yung in terms of them doing their best and doing what they should, eh, I think mangyayari naman lahat yun. Alright, well, all indications seem to show nga, Sir Joey, that they're one of the better prepared teams that we've had in a very long time. They've all had their respective international trainings and it seems like all the conditions are all set po para sa kanila. We want to thank you, Sir Joey, for joining us on the line and we'll talk to you again soon as we run up to the Olympic opening po end of this week. Maraming salamat, Sir Joey. Ay, salamat sa TJ. Pahabol ko lamang. Sige po. Na meron kaming, mamaya, yung team, official team welcome will happen at okay. 2:30 this afternoon, great. Rio time. Okay. Yung flag raising ceremony natin yung mangyayari din na mamaya. So, nice. Everybody is anticipating with yung magandang welcome ceremony mamaya. Alright. Abangan po namin din yan. Yung mga photos and videos po ninyo mula po dyan sa Rio sa official welcome. So, good luck muli. At maraming salamat, Mr. Joey Romasanta. Maraming salamat, TJ. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.